Welcome to Grade 4 Online Class. Ako ang inyong guro, si Teacher Zaira. Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, EPP. Quarter 3, Weeks. Bago tayo mag-umpisa, iyoko ang ating mga ulo at tayo'y manalangin. O God Almighty, behold us thy loving children, offering thee today our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we may merit the blessings for ourselves, our school, and our beloved country. Amen. Magandang araw, mga bata! Bago tayo mag-umpisa, tignan nyo nga ang inyong mga kamay. Malinis ba? Magaling! Panadalihin natin. Okay, ito ang ating pag-aaralan ngayon, mga bata. Paghahanda ng pagkain at pagliligpit ng pinagkainan. Ang ating tahanan ay hindi palaging ligtas tulad ng iniisip natin. Maaaring hindi importante na panatilihing malinis ang ating tahanan. Ngunit, ang tahanang marumi ay pwedeng magdulot sa iyo ng sakit. Madalas na ang mga tao ay nagkakasakit dahil sa mikrobyo sa bahay. Ang kusina at ang banyo ay mga lugar na pwedeng pamahayan ng mikrobyo. Ang sobrang pamamasa ay pwedeng magresulta sa amag. Ang amag kasama ng alikabok at mikrobyo ay ginagawang masama sa katawan. Ang hangin na iyong nilalanghap. Ang masamang hangin na ito ay pwedeng magdulot sa iyo ng sakit. Ang mga kalat ay pwedeng pamuhayan ng mga ipis, daga at bubuwit. Ang mga pesting ito ay pwedeng dahilan ng mga masama ang hangin. Maging masama ang hangin. Hindi ligtas ang pagkain at maaaring sirain ang iyong tahanan. Maaaring may madulas at masaktan sa mga patak na naiwan sa sahig. Ang mga grasa na naiwan sa kusina ay pwedeng pagmulan ng sunog. Kaya dapat panatilihin natin ang kalinisan para hindi tayo magkasakit. Katulad ngayon, sa panahon ngayon, meron tayong tinatawag na pandemya. Nakakatulong ang pagiging malinis, hindi lang sa ating buong katawan, pati na rin sa ating buong tahanan, sa loob man o sa labas ng ating tahanan. Tama, mga bata? Magaling! Sa araling ito ay ikaw ay inaasahang maisagawa ang wastong paraan ng paglilinis ng bahay at bakuran. Maisagawa ang wastong paghihiwalay ng basura sa bahay. Unang gawain o gawain sa pagkatuto bilang una. Tignan ang larawan sa ibaba. Paano mo pinanatili ang kalinisan na inyong tahanan? Ano-ano ang iyong mga ginawa upang manatili at kalinisan nito? Isulat ang ito ang mga ito sa iyong kwaderno. Oh, tignan nga ang larawan, mga bata. Ano ang nakikita ninyo? Ayun, tama. Magaling, ang galing-galing nyo, mga bata. Napakalinis ng ating sala o silid tanggapan. Malinis at kaaya-ayang tignan. Diba ang gandang pagmasdan at ang gandang tirahan ang bahay na malinis? Tama, mga bata. Napakahusay nyo. Ang pagkain ng wasto ay ating pundasyon para sa malusog na pangangatawan. Ang hindi tamang pagkain ay nagdudulot ng pagkahina ng ating immune system. Ang masustansyang pagkain, ang pinanggalingan ng ating malakas na pangangatawan. Ito ay kailangan upang makaya ng ating katawan
ang mga bagay na dapat isagawa at mapanatili ang tamang timbang ng ating katawan. Marapat din nating suriin ang nutrition value ng bawat pagkain. Ating kinakain, siguraduhin na ang inyong katawan ay umaabot pang araw-araw na kinakailangan. RDA na halaga ng bitamina at mineral. Ang tamang pagkain ay mahalaga sa ating buhay. At ito ay isang bahagi sa kalusugan at kalidad ng buhay. Subukan mong kumain ng mga pagkain galing sa halaman, tulad ng butil, gulay, at prutas. Gatas na mababa o walang taba o karne na inalisan ng taba. Sadyang mahalaga ang kalusugan, kaya dapat natin itong alagaan. Ang taong may disiplina sa katawan at kalusugan ay maaring magtaglay ng malakas na pangangatawan na tumutulong upang makaiwas sa sakit. Mga wastong paghahanda ng pagkain. Una, maghugas ka muna ng kamay bago maghanda ng pagkain. Siguraduhing malinis ang mga gamit na gagamitin at paligid ng paggagawaan. Sariwang pagkain ang gamitin. Dapat hindi yung mga malapit ng masira kasi merong masamang epekto yun kapag hindi sariwa. Mamaya, ito pa yung mapagkukunan ng sakit. Masustansyang pagkain ang gamitin. Hugasan muna ang mga sangkap bago gamitin. Lutuing maigi ang pagkain. Itabi ang hiwa-hiwalay ng hiwa-hiwalay ang mga gulay at karne. Ilagay sa refrigerator kung kinakailangan. Pagkatapos ninyong gumawa, linisin kaagad ang lugar na pinaggawaan. Hugasan ang mga ginamit na mga kagamitan. Ayusin ito at itago sa tamang lagayan ang mga kagamitang ginamit. Oo, ito dapat ang ating gagawin. Siguraduhin kapag tayo ay naghanda ng pagkain, dapat lahat ay malinis. Upang sa ganun, ang kakainin natin ay malinis. Hindi tayo magkakaroon ng sakit. Nakakita na ba kayo ng ganito, mga bata? Tignan nyo nga yung larawan. May bundok ng pagkain. Ang tawag dito ay ang food pyramid o pyramid. Gabay ito sa tamang pagkain. Ano ba ang sinasabi o ipinapakita ng larawan? Ano ba yan, ading? Ayoko na kasing pumunta. Narinig niyo na ba itong tinatawag nating pinggang Pinoy? Ano kaya ito? Ano ang nilalaman nito? Tayo na yung makinig at pag-aralan kung ano ang pinggang Pinoy. Kumain ng tamang pagkain. Dahil ang iba't ibang mga pagkain ay may iba't ibang mga dami ng nutrisyon. Hindi posibleng makuha ang lahat ng mga nutrisyon na kailangan natin mula sa isang solong pagkain. Ayon sa Healthy Eating Food Pyramid, kailangan nating kumain ng iba't ibang mga pagkain sa lahat ng mga pangkat ng pagkain, pati na rin sa loob ng bawat pangkat, upang makakuha ng iba't ibang mga nutrisyon at matugunan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ano ba yung mga tatlong pangkat? Andito sa larawan, ito ay ang Go, Grow, and Glow. Ito yung mga halimbawa na ating kailangan ng ating katawan. Ang grow, ito yung nagbubuo ng katawan. Ang glow, nagsasaayos ng katawan. Ang go naman, nagbibigay ito ng enerhiya.
Kaya kapag kumain tayo nito nang mayroong go, grow, and glow, kumpleto ang pagkain ng ating katawan upang tayo'y malusog. Pagkatapos kumain, uminom tayo ng 8 hanggang 8 baso ng tubig. Kumain ng tamang dami. Ang pagkain na marami o konti ay pareho. Hindi maganda ang resulta sa ating katawan. Araw-araw, kailangan natin ng isang tiyak na dami ng nutrisyon upang mapanatili ang mga pinakamainam na kalusugan. Kung hindi tayo kumain ng sapat, kukulangin ng tamang nutrisyon ang ating katawan at malamang tayo ay manghihina at baka magkasakit pa. Habang ang labis na pagkain naman ay may labis ding nutrisyon at ang resulta ay labis na katabaan at maaari ring magkasakit. Sa makatuwid, kailangan nating kumain ng tamang dami ng pagkain upang manatiling malusog. O kayo nga mga bata, tama ba ang inyong kinakain? Tignan natin. Sa pagkain ng mga masustansya, kailangan daw natin kumain ng eat most grains, eat more vegetables and fruits, eat moderately meat, fish, eggs, or egg and alternatives including dry beans and milk and alternatives. Eat less fats, oil, salt, and sugar, and drink adequate amount of fluid including water, tea, clear soup, etc. every day. Ang ibig sabihin nito mga bata, kumain ng mga grains. Ano ba ang grains? Ito yung mga cereals o kanin. Kumain din ng mga gulay at prutas. Kunti sa isda, karne, itlog, at iba pa. Tamang sukat din sa pag-inom ng gatas at iba pa, katulad ng pagkain ng munggo, buto ng sitaw, at mga iba pang mga buto. Pero ang pinakakunti na dapat nating kainin ay ang mga matatabang pagkain, maaalat na pagkain, at matatamis na pagkain. Higit naman tayong dapat uminom ng maraming tubig. Kailangan ito para maging malusog ang ating katawan. Masustansyang pagkain para sa mga bata, edad 2 hanggang 5. Dapat daw kapag grains, 1.5 hanggang 3 bowls lamang. Sa gulay naman, at least 1.5 servings. Sa prutas, at least 1 servings. Sa isda, karne, itlog at mga iba pa ay 1.5 hanggang 3 tails. Sa gatas at iba pa naman, 2 servings. Sa mga tatabang pagkain, maalat at matamis, mas kunti ang serving. Dito naman sa tubig o fluid na kailangan ng katawan, 4 hanggang 5 baso. O kailangan ganito lang kadami ang kinakain ng maedad na 2 hanggang 5 taong gulang. Hindi pwedeng kulang, hindi rin pwedeng sobra. Kung kulang kasi, nakakasama. Kung sobra naman, nakakasama din. Dapat tamang sukat lang ang ating kinakain.
sustansyang pagkain naman para sa mga may tamang edad na. Grains, 3 to 8 balls. Vegetables, at least 3 servings. Fruits, at least 2 servings. Meat, fish, and alternatives, 5 to 8 tails. Gatas naman at iba pa, 1 to 2 servings. Fat, oil, salt, and sugar, eat the least. Ibig sabihin, mas mababa pa rin. Sa tubig naman or fluid, parehas 6 hanggang 8 or 6 hanggang 8 baso ng fluid or tubig. Masustansyang pagkain para naman sa matatanda. Grains, 3 to 5 bowls. Vegetables, at least 3 servings. Fruits, at least 2 servings. Meat, fish, egg, and alternatives, 5 hanggang 6 or tails. Milk and alternatives, 1 to 2 servings. Fat, oil, salt, and sugar, eat the least. Ibig sabihin, mas mababa pa rin. Ang water natin or fluid, 6 to 8 glasses. O magbuhat bata, teenagers, may tamang edad, hanggang sa matatanda, 6 hanggang 8 basong tubig ang kailangan ng ating katawan. Kapag mas bata pa, mas kunti pa ang kailangan. Tandaan, one tail is equivalent to about 40 grams raw meat. O yun, 40 grams o 40 gramo. The above recommendations are intended for healthy individuals only. Those with chronic disease and specific nutritional need should consult their family doctors and dietitians for individualized dietary recommendations. Ibig sabihin, ito yung mga servings natin kanina ay para lang sa healthy individuals o dun sa mga malulusog. Kapag may mga sakit, iba ang kanilang kinakain o iba ang sukat ng kanilang kinakain na nanggagaling sa payo ng doktor o mga dietitians o mga nakakaalam. Ito naman ang pagkain sa listahan. Ang isang mangkok ng butil ay katumbas na isang lutong kanin o isang mangkok. Lutong noodles, pansit, 1 1/4 mangkok. Tinapay, 2 hiwa. Ang isang serving ng gulay ay katumbas ng lutong gulay, 1/2 o kalahating mangkok. Hilaw na gulay, 1 mangkok. Ang serving ng prutas ay katumbas ng medium-sized apple, 1 piraso, kiwi, 2 piraso, hiwa ng prutas, 1/2 o kalahating mangkok. Isang tail ng karne ay katumbas ng lutong karne, o 4 hanggang 5 piraso. O ito daw yung katumbas ng tail. Lutong karne na yan. 4 hanggang 5 piraso lang kinakain natin sa buong araw. Itlog, 1 piraso lang. Tandaan ninyo, hindi pwedeng mas marami pa ang kinakain na itlog sa isang araw. Selkie tofu, 1 piraso. Ang isang serving ng gatas ay katumbas ng low-fat milk, 1 tasa o kaya 240 ml. Low-fat cheese, 2 hiwa. Low-fat plain yogurt, 1 pot or 150 ml. Sa pagkainan, dapat alam natin kung ano ang mabuting asal. Narito ang mga mabubuting asal kapag tayo ay nasa hapagkainan. Unang-una, yan ang lagi nating tinuturo o ginagawa. Maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos kumain, siyempre. Umupo ng maayos. Pag-usapan ang mga positibong bagay habang kumakain. Huwag yung mga puro problema ang pinag-uusapan natin sa pagkainan dahil mawawalan tayo ng ganang kumain. Matutong gumamit ng magagandang salita sa pagkainan gaya ng pakiusap. Huwag magsalita ng may laman ang bibig. Isara ang bibig habang ngumunguya. At ang panghuli,
kumain ng dahan-dahan. Tandaan natin, mahalaga sa isang pamilya ang sabay-sabay na pagkain sa pagkainan. Isa itong masayang tagpo na dapat pagyamanin ng bawat kasapi ng mag-anak. Maraming magagandang bagay ang pwedeng maganap habang kumakain. Mga wastong hakbang sa pagsasaayos ng hapagkainan. O ito naman yung dapat nating gawin kapag tayo'y maghahanda ng ating hapagkainan. Punasan ang mesa at maglagay ng mga mantel o placemat sa lugar ng bawat taong kakain. Ito ay tinatawag na one cover. Ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng placemat na may pagitang isang pulgada mula gilid ng mesa. Ilagay sa kaliwang bahagi ng plato ang serbilyeta at tinidor na nakatihaya. Sa kanang bahagi naman, ang kutsara na nakatihaya, nakatihaya rin at sa bandang itaas nito, ilagay ang baso na may 3/4 na tubig. Ilagay ang tray ng prutas sa gitna ng hapagkainan. Gawin ito sa iba pang placemat o cover. Bigyan ng sapat na pagitan upang makakilos ng maluwag at maayos ang mga kakain. O kaya tandaan kung tayo ay maghahanda ng pagkain sa hapagkainan. Mga kagandahang asal sa pagkainan. O mga bata, pakinggan niyong mabuti para upang sa ganun, kapag nasa harap tayo ng hapagkainan, alam natin yung magagandang asal na dapat nating gawin. Unang-una, magdasal bago at pagkatapos kumain. Tayo'y magpasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, napakahirap ng buhay. Pero thank you Lord dahil kumakain pa rin tayo. Tama, di ba mga bata? Napakahusay niyo talagang tagapakinig. Maglaan ang upuan sa bawat isa. Unang paupuin ang babae bago ang lalaki. Maupo ng tuwid na nakalapat ang paa sa sahig. Iwasang ipatong ang siko sa ibabaw ng lamesa. Gamitin ng maayos ang kutsara at tinidor. Tinidor ang gamitin bilang pamalit sa kutsilyo kung may puputuling pagkain. Kung may sopas o sabaw, gamitin ang gilid ng kutsara nang paiwas sa iyo at higupin ang sabaw nang walang ingay. Magsubo na katamtamang dami ng pagkain gamit ang gilid ng kutsara at hindi ang dulo nito. Ipakisuyo ang pagkain malayo sa iyo. Sa kasamahang malapit dito. Kung gusto mong kumuha nito. O kapag malayo ito, huwag kang tumayo basta-basta at aabuting pilit. Dapat pakisuyuan mo yung katabi mo o yung malapit dun sa gusto mong kunin. Tandaan ito mga bata ha, para pag nasa harap tayo ng hapagkainan, alam natin ang tamang gagawin. Ito pa ang idadagdag natin mga bata. Maging magalang at ibigay atensyon sa iba pang kasamahang kumakain. Magalang na tanggihan ang pagkain hindi gusto. Iwasang hipan ang pagkain kung ito ay mainit pa. Sa halip, ito ay hayaang kusang maalis ang init. Huwag magsalita kung puno ang pagkain ang nang bibig. Diba? Ito yung lagi niyong naririnig. Don't talk if your mouth is full. Kung may kwento namang masayang bagay, iwasan ang paksang ukol sa patay, sakit o kalamidad sapagkat ito ay nakakawala ng gana sa pagkain. Dapat laging masasaya lamang ang kwento. Iwanang ubos ang pagkain sa plato at ilagay ng pahalang ang kutsara at tinidor sa pinagkainan. O mga bata, tandaan ang mamubuting asal sa harap ng hapagkainan.
Okay, after natin o pagkatapos natin kumain, ano ang kailangan gawin sa pinagkainan? Magaling mga bata, kailangan nating maghugas ng plato sa pamamagitan ng kamay. Ang lahat ng plato at patungan na nalalagyan ng pagkain ay dapat hugasan, banlawan at isanitize sa pagitan ng mga paggamit. Sa paghuhugas ng mga plato sa pamamagitan ng kamay, sundin ang hakbang na ito. Una, linisin at isanitize ang lababo. Pangalawa, tiktikin ang natira-tirang o mga tira-tirang pagkain at ilagay sa basura. Hugasan ang mga plato sa mainit at masabon na tubig sa unang lababo. Lawan ang mga plato gamit ang malinis at mainit na tubig sa pangalawang lababo. Mag-sanitize sa pamamagitan ng pagbababad sa mga plato sa ikatlong lababo na puno ng maligamgam na tubig at inaprubahang sanitizer. Patuyuin sa hangin ang lahat ng plato at kubyerto sa halip na gumamit ng towel o pamunas. Sundin natin ang tamang paghuhugas ng mga plato at anumang mga kinailangan natin sa pagkain. Paghuhugas. Paghuhugas ng plato sa isang dishwasher. Mayroong mechanical dishwasher ang ilang establishmento huhugasan, babanlawan at isasanitize ang mga plato. Kapag gagamit ng dishwasher, dapat mong mga dapat tandaan ng mga naghahanda ng pagkain. Mga dapat tandaan ng mga naghahanda ng pagkain. Magtrabaho lang kapag ikaw ay malusog. Hugasan ng madalas at maayos ang iyong mga kamay. Ayan mga bata, natapos tayo sa ating pagpapaliwanag. Naintindihan niyo ba ang aking itinuro? O narinig niyo ba ng maigi? Uy, ang galing! Ngayon naman, dahil alam kong naintindihan niyo ng maigi ang ating aralin, gawin natin ang gawain sa pagkakatuto bilang pangalawa. Magpaturo ng pagsasaing sa iyong magulang o kapatid. Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa mga hakbang kung paano ito gawin. Isalaysay din ang iyong karanasan. Maglagay ng iyong larawan kung kayang gawin upang maganda ang output. Isulat ito sa iyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng oras para gawin ito. Ito naman ang ating pangatlong gawain. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Gumawa ng menu na nakakain ng inyong pamilya sa loob ng isang linggo. Siguraduhin o siguruhin na masustansya at balanse ang mga pagkain nakalista dito. Isulat uli sa iyong sagutang papel o kwaderno. Bigyan ko kayo din ng oras pagsagot sa gawaing ito. At ang panghuli, gawain sa pagkatuto bilang pang-apat, sagutin ng tama ang katanungan kung ikaw ay sang-ayon at mali naman kung hindi. Isulat ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Basahing maigi ang mga nakasulat at intindihin. Alam kong kayang-kaya niyong sagutin ang mga ito dahil alam ko nakinig kayo at naintindihan ninyo ang ating aralin. At ang ating karagdagang gawain, ito din ang magsisilbi na inyong performance task. Ano ang mga paborito mong pagkain na madalas mong kinakain o kainin araw-araw? Gumuhit ka ng food pyramid at ilagay mo doon ang mga paborito mong pagkain upang malaman mo kung nasusunod mo nga ang tinatawag na Recommended Dietary Allowance o RDA.
isulat ito o gawin ito sa inyong kwaderno. Ito naman yung rubric. Paano natin gawin? O ano ba yung nilalaman ng iyong sulat o yung kwento? Kahusayan, kalinawan, at iyong dunong. Matatapos na ang ating aralin, mga bata. Bibigyan ko kayo ng oras para sagutin lahat ng mga gawain at ang iyong karagdagang gawain. Maraming salamat, mga bata. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro, si Teacher Zaira, na nagsasabing panatilihing malinis ang katawan at ang kapaligiran, lalong-lalo na ang ating mga kinakain. Maraming salamat muli, mga bata. Paalam!